So, welcome to my podcast, the number one podcast in the world. So, meron na naman tayong problem. So, sa mga kababayan natin, kahit mga pa-influencer man yan na million-million ang followers, million-million at subscriber, huwag parati magpapauto. Ngayon, ito na naman, scam na naman, nagpatulpo, ang dami na namang nagreklamo, million-million naman yung nakuha. So, ang nag-operate nito ay si Yexel at si Mikey. So, ayun ko, mag-asawa yata to. So, yan. Yan yung ano nila. Parating may piniplex yan. Ngayon, tingnan nyo yung kapasidad ng mga tao na yan bago kayo mag-invest kung ano talaga yung totoo. May negosyo ba talaga? May digital operation ba sila? May website developer ba sila? Meron ba silang tamang proseso? Meron ba? Kasi pag sinabi investment, hindi pwedeng walang ano yan, front na ano eh. Hindi pwedeng pera-pera lang piniplex tapos papangakuan kayo ng 5% tapos ang starting is 1 million. Kalokohan yan. Kalokohan yan. E di, meron pa silang mga ano, meron pa silang kontrata. Ako, yan, dami oh. Daming nauto. At saka yung nauto naman kasi, huwag ka kasi kayo magpaniwala. Hindi pwedeng utip 100, sabihin natin 100 million pa yung followers niya kung ikakapahamak ng budget niyo. Alam niyo man, hikaos ang Pilipinas. Nagkikiano pa kayo? Nagkiki ano pa kayo sa problema ng Pilipinas? Eh. May mag-isip kasi tayo, hindi puro kayo reklamo, puro kayo reklamo. Hindi pwedeng ganun, hindi kayo pwede puro reklamo, kayo puro reklamo. Yan, dami oh. Sobrang dami, meron pa dito sa likod, meron pa dito, meron pa, ang dami. So, tingnan natin yung ano, so ito yung ano, ito yung nag-ooperate ng business. So, ito naman yung isa, oh, nakamaleta pa yun. Sabihin natin kumikita sila sa mga account nila sa YouTube, sa Facebook. Pero hindi pwedeng, kasi kung ang operation nila mag-play ng casino or walang nananalo sa casino eh, kung maliban na lang, kung high intelligence yung utak mo, eh, kaya mo i-breakdown yung ano, eh, system. Eh. Pero hindi eh. Makukuha pa rin kayo sa lamig ng casino at saka ng pagod sa ano, kakalaro. So yan. Ito si Excel si Bastian. Yan. So, kung para sa mga followers natin, huwag tayong tanga din kasi ang dami na ng tanga sa mundo. Ano pa kayo? Nakikisabay pa kayo? Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng magiging tanga kayo. Siyempre, putsik, walang mangyayari sa inyo. Ayan, pareklamo kayo. So, ito lahat. So, ang lahat 'to nag-iimbest ng tag-isang milyon. Wow. So, sabihin natin na nag-invest sa kanila almost 20 o 100 katao, edi 100 sa 100 million. Anak, shit. Gagi. Joke talaga to kasi ito lang masasabi ko sa ano, hindi ba siya ng isang sa isang influencer na kahit mag-flex pa siya ng sasakyan niyan, mag-flex pa siya ng bahay o pera, kung wala siyang tamang starting from 0 to 100% na operation ng business at tumatanggap siya ng mataas na interest na balik yung investment niya, may mali na dun. Kailangan nyo na mag-research. So, hindi nyo pwedeng sabihin na kailangan ko muna mag-try, baka totoo ay kalokohan yun. Kasi kung sasayangin yung 1 million, ay kung nagtatapon kayo ng pera, ay isa rin kayo sa katangahan din yun. Pwede nyo nilang ibigay yung pera kaysa naman magreklamo kayo, walang ka kahirap-hirap naman. So ngayon, matuto kayo, hindi lang basta maraming followers mo. Magkaroon kayo ng instinct.
ang daming business na pwede nyo i-invest sa 1 million. Wag lang tayo maging tanga. Ang daming pwede. So, yun yung parati ko sinasabi na kung mag-i-invest kayo, pag-aralan nyo, hindi yung invest ka lang ng invest. Shit, hindi pwedeng ganun. So, lesson na rin sa inyo yan na minsan, ang pagiging aggressive sa mga piniplex ng mga tao ay gusto nyong maging ganun din. Dapat pag-isipan nyo bago nyo sugalan yun. Kasi laro to eh. So kung hindi nyo kayang may paglaro, tapos magre-reklamo kayo, ay kahit magreklamo kayo, kahit magkaso kayo, kung walang maibalik na pera, talo pa rin kayo. So, marami pa rin kayong mauwi pa kayo sa depression, eh baka mauwi pa kayo sa hindi maganda, di ba? So, dapat, bago kayo mag-invest o mag-negosyo, magpa-consult muna kayo sa mga expert. So, yung mga expert na nanggaling talaga sa hirap hanggang tumaas ang kanilang pananaw sa buhay. At saka, yung, pwede naman tayo self-study. Nandiyan naman yung Google, nandiyan naman yung internet. So, start kayo sa negosyo. Ganun.